Eh, ang isa ho sa kaya namin inimbitahan itong mga panauhin natin, Sentol, ay yung napipintong transport strike, oh. Tigil Pasada, dahil nga doon sa mga issue sa modernization, Sentol. Eh, ang sabi naman ng mga naimbitahan natin, kasi panauhin namin ngayon, ASEC po ng Cooperative Development Authority o CDA, Sentol, ipinaliliwanag niya sa amin at maging sa ating mga kababayan, yung kagandahan po ng pagbuo ng mga transport cooperatives, lalo pa nga po, may kinalaman dito sa modern, ano, yung modern jeepney. Mm-hmm. Sa part po naman ng Easyway, iba, mula nung sinimulan nila yung kanilang grupo sa paggamit po ng modern jeepney, abay, halos 1,000 mahigit araw-araw po naiuwi ng mga driver at conductor nila. Mas lumaki. Mas malaki po ang kinikita. Kaya nagtataka kami, bakit itong mga ibang traditional jeepney operators and drivers eh hindi matanggap itong programang ito ng gobyerno, Sentol? Nagkaroon din ang usapin sa Senado tungkol dyan. Kasamahan tayo nagbukas niyan. So siguro po ito ay aaralin muli. At ganun din ata naging pahayag ating Pangulo na yung tungkol sa transition. So dalawa talaga yung schools of thought dito, kasi may deadline na hinahabol ito, June ito, di ba? Opo. 2023. So, sa tingin ko po, dapat maimbitahan po sila pag nagkaroon ng pag-uusap dito. At hindi ko komite yon, pero halos kabisado ko naman po lahat ng issues na yan, kasi yung MMDA chairman tayo, kausap ko lahat po. Opo. Lahat ng transport groups, araw-araw po yun. Naalala ko nga po, na MMDA chairman kayo, pinag-uusapan na itong modernization po ng mga public utility jeepney, Sentol eh. Matagal na po yan. Yan po yung bread and butter ko nung mga nakalipas na panahon. Kaya halos may alam din tayo ng kaunti dyan. At siguro ang mga... Opo, Sen? Talaysay kanina. Mm-hmm. Pasensya na, nagpa-fluctuate din pala dito yung signal. Opo. Ang point lang namin ito, Sentol, ang tagal ng programa ito ng gobyerno, pero extend ho ng extend. Yaman din lamang, nakikita naman natin sa ibang Metro Manila at sa ibang mga lugar. Siguro sa ibang lugar, baka hindi magtagumpay, pero ang Metro Manila at mga urban cities, mukhang matagumpay naman po itong ganitong programa. Kaya dito. Kayang gawin eh. Sa dami ng... Willing po ang Cooperative Development Authority para sila gabayan, Sentol? Tama po kayo. So dapat talaga marinig din yung panic nila, kasi siguro ang narinig yung nagre-reklamo. Mm-hmm. Opo, yun. Kaya hindi narinig yung kabil. Kayo ba, Hans, may nagre-reklamo din ba kayo? Kasama pa kayo sa Tigil Pasada sa Lunes? Hindi po. Maraming tinututulan po namin sa mga modern jeepney operator po yung Tigil Pasada. Mm-hmm. Kasi po, number one, ang apektado po dito ay ang publiko. Mm-hmm. Kaya ayaw naman po namin na yung mga nagtatrabaho, nag-aaral, matigil sa kanilang ginagawa, lalong-lalo na at may involvement po ito sa livelihood din po ng mga tao. Uh-huh. Ano po? Kami po ay hindi sasali po dyan. Lahat po kami na mga nag-modernize. Ang katunayan, nakikiisa pa nga po kami sa mga LGU, sa LTFRB, sa DOTR. Kung sakaling magkaroon ng problema, may mga nakahanda pa po kami mga modern jeep para umalalay po sa dito sa gagawing strike po ng ibang grupo. Yes. Ano po? Sen? Oo. So may mga nabalitaan na rin tayo mga kolehiyo gaya ng Lasal na wala nang pasok. Ayun dahil doon sa nakaambang Tigil Pasada. Nung panahon ko, kung ganyan yung mga sitwasyon noon, nakikipag-dialogo na ako. Na inuupuan ko na yan. Nagkakapila kami ng mga kaibigan natin noon para hindi naman ma-disrupt yung mga nag-commute. Opo. So palagay ko po yung mga panauhin natin ngayon ay dapat po marinig po sila. Totoo. Ng appropriate committee ng Senado. Opo. Sa part po ba ng CDA, ASEC, ano pa ba ang mga programa ang ginagawa natin para mahikayat yung mga tao na para, sabi nyo nga kanina, parang sarado isip ayaw nilang buksan ang kanilang kaisipan sa modernisasyon tsaka sa kooperatiba. Sa part po ng CDA, hindi lamang po ng CDA, no? Kasi patuloy po yung information campaign natin. Gaya nung sinabi ko nung kanina, na nagsama po ang LTFRB, ang OTC at saka CDA, parang isang convergence. Opo. Na may action plan po kami
tungkol dito sa mga nais na mag-kooperatiba, no? Tuloy-tuloy po yan. Parang one-stop shop po ang gagawin namin. Mm-hmm. Pupunta kami sa iba-ibang lugar, magkakasama po yung iba-ibang ahensya ng gobyerno. Pati po yung financing, nandyan na po. So magkakaroon po ng orientation. We gather all of these transport associations na interesado pong maging kooperatiba. In fact po, napakadami na po eh. Just imagine, nung nag-umpisa po itong modernization, we only had 384 transport cooperatives. Uh-huh. After 5 years po, nag-triple po. Almost 2,000 na po ngayon. Ang kooperatiba. Ang mga transport cooperatives. Mm-hmm. Yes, and these transport cooperatives po, lahat po are intending to modernize. Mm-hmm. Ibig sabihin po, napakalaki na po ng pagkakataon na ito. Binibigyan na po natin sila ng pagkakataon. Yun na lamang pong long packaging. Mm-hmm. Ang kinakailangan po, dahil po ang isang sagka po dito, yung pong yung galing sa LGU na LPTRP requirement. Yun po sila ang utang. Yes. Mm-hmm. Ayaw pong lumarga ni Land Bank at saka ni DBP eh. Paghang wala yung utang. Sentol yun na lang siguro ang hingin tulong ng grupo mga ito. No? Kasi ang problema po nila do sa LGU, ang tagal aprubahan yung hinihinging ruta ng LPTRP. Ito yung route rationalization? Yes po, Sentol. So yun nga, isa sa nagiging balakid siguro nila yun. So kailangan talagang upuan ito, lalong-lalo na sa LGUs na yung dikit-dikit. Opo, parang yan, Metro Manila. Kasi kung sinabi mong kainta, taytay, magkakasama na po yun eh. Hanggang Antipolo na po yun. Hindi po pwedeng isa lang. Isa lang. Yan, so, medyo patagal na napapag-usapan yan, pero in terms of implementation, and talaga mahirap. Opo. Pag sinabi mo Lapu-Lapu, kasama na po yung Mandaue, kasama na yung Cebu City, kasama ang Talisay, kasama yung Naka City sa Cebu. Uh-huh. So, hindi ko kayang sagutin kaagad ito. Ang mamumungkahi ko lang, pag nagkaroon ng hearing sa appropriate committee ng Senado, maimbitahan yung ating mga kaibigan dyan. Ayun, kinakapos tayo ng oras. Asek Abad Santos, baka meron pa po kayong gustong banggitin sa ating mga kababayan, tsaka yung mga nasa transport cooperatives po. Yung para sa amin po, tuloy po ang modernisasyon itong mga ngayong mga kooperatiba na nagsusulong at naka-engage na po sa mga modernization na ito, katulad ng mga magagandang kooperatiba magmula Jensan, sa Bukidnon, sa Cagayan de Oro, sa Butuan po. Magaganda po yung mga kooperatiba na yan na tumatakbo ngayon. Ito mga katulad yung kina Hans sa Easyway. At dito po sa Metro Manila, marami na rin po. Ano? Mm-hmm. Meron dyan sa Bacoor, meron dito sa Manila. Metro Manila, nandyan sa Taguig. Mm-hmm. Sa Pandakan po, mm-hmm. yung po mga gustong bumisita sa mga magagandang mga kooperatiba, transport cooperatives, inaanyayahan po namin sila, tignan po ang kanilang mga operation. Ayan. Yun lamang po, maraming salamat po. Lulusubin namin yan sa programa yes, sa pagkita natin, at tulungan nyo kami, no? Yes, para magkaroon sila ng awareness na marami na pala. Yes. Hans, ang inyong mensahe. Ayun po, ang mensahe ko po doon po sa mga ano po, against po sa PUBMP, ano po, mas maganda pag-aralan po nila, maglakbay-aral po sila sa mga kooperatiba po na meron na pong magandang resulta. Ano po? Kasi kung hindi po nila pag-aaralan yung PUBMP, talagang malaki yung chance na magkaroon po sila ng failure. Mm-hmm. Of course, number one na pag-aralan nila muna is paano yung talagang, kasi may facing po ang PUBMP. Yeah. Dapat makapag-consolidate muna po sila, maitayo nila either transport cooperative or transport corporation. At the same time po is makonvince nila yung kanilang mga kasama na makiisa talaga. Ayun. Kasi kung isang tao, dalawang tao lang po ang magpapatakbo ng isang kooperatiba or korporasyon, mahihirapan po talaga. Dapat magtulong-tulong. Sama-sama. At the same time po, yung patungkol naman po sa mga flaws ng PUBMP, wala naman po kasing programa ng gobyerno na perfect. Kailangan po talaga may suporta. Kung may flaws, sabihin kung anong flaws para sa ganon, ma-improve pa ng gobyerno.